Pero sa Old Testament, ginamit niya yung angel, ginamit niya yung mga prophet. At si Jehovah mismo nag-theophanize. Lahat yun ay prefiguration of the Son. Yung Logos is part of God. If Christ is that Logos, He is still part of God. Okay? He is... So sabi ni Jesus, sabi ng scripture sa John 1:1, di ba? Tapos, verse 14. See? Sabi niya, in the beginning, di ba? So, I was, di ba? So, sino yung I was yung narito? Sabi niya, I was. Di ba? So, praise God. Kaya tinatanong ko, kung lumitaw na siya dito sa beginning, nothing was created. Lahat nilikha sa magitan nino ni Jesus. Diba? Mayroon question nga eh. Kung magkaiba ito, sasabihin mo, pipiguralist lang siya o ano. So, ipakita mo yung scripture na ganun nga. Then, ipakita mo rin sa statement. Kasi, or else lahat magiging kwento eh. Okay. Yung prefiguration, isang verse, Romans 5:14. Colossians, kaso mga kautosan Colossians 2:16. No? The rock was Christ, 1 Corinthians 10:4. Okay. Sulat na lang. Paliwanag ko yung all things were made by Him. No? Ginawa ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Kung maintindihan nyo, grammar, dia, by. Naging dahilan siya ng Diyos, yun ang meaning ng Logos eh. Naging dahilan siya ng Diyos para i-create. Kasi nakita na ng Diyos, He will overcome. So bago pang creation, nakita na ng Diyos yung Son, kaya nasa sinakunan, no? Nakita niya sa kanyang Logos, He will overcome. So He continued creation. So let me quote Colossians 1:16, maganda sa Tagalog. Sapagkat, sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. Verse 15, yung pinanggalin niya sa kapagkat, siya ang panganay ng lahat ng nilalang. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay ng lahat ng nilalang. Panganay, sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng bagay. All things were made for Him, by Him and for Him. May pinatutungkulan yung purpose. Let me give you another quote. Ephesians 3:9. God who created all things by Jesus Christ. Yung God doon, yung Father. Yung Jesus Christ doon, yung Son. Tapos sa verse 10, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus. So yun yung mga verse na sa pamagitan niya, ginawa lang lahat ng bagay. All things were made by Him. By Him, oh. Yung for Him ay talata rin. Kaya yung kinun ko kanina. So, ibig sabihin, object of the preposition, yung si Jesus Christ. Yan hindi abot ng, medyo naabot na ng Juanes Pentecostal sa yung Logos, meaning ng Logos, yung panukala. Si Jesus Christ, yung reason we exist. Pero not as a co-creator, not sa Trinity, kundi as a purpose of God. As a purpose of God in creating, because He saw the Son overcame for us. So, lahat tayo nag-exist. By Him, we all exist. Iba pa yung, mas malalim to, iba pa yung sa Church Ages time na let us make man, na kasama si Christ to be brought into His image. Yan ay theophany. Ito sa kabila, sa creation, Logos yun. Yung kakambal niya sa dito sa Church Ages, yung theophany, let us make man in our image. Ito sa kabila sa Logos, yung dahil sa anak. God created. Hindi, ulitin ko. Hindi, walang co-creator ang ama, pero kailangan niya ng inspiration, kailangan niya ng pagdahilan. Doon ang pagiging role ni Christ, the Son, doon sa beginning. Pero dito sa ages, nandiyan as a mediate, as a high priest, pwede na yung let us, doon tayo ma-brought into His image. To be conformed to the image of His beloved Son. Amen. Teruskan. Dan memperkasa si brother, hindi niya maaaring matilingan.
Pastor Chris. Hallelujah. Siguro nahirapan niya ko naman. New Testament is the same in New Testament, no? So, Old Testament, then New Testament. So, meron promise sa Isaiah chapter 7 na ipapanganak na birhen. Diba? At binigyan niyo ng interpretasyon pagdating dito na Emmanuel. God. So, dito alam natin one God lang. Pagdating dito, one God lang. So, ano yung dumating na God, one God? Plus, Isaiah 9:6. Ang sabi doon, isang batay papanganak sa atin, tatawagin sa tagpayo, di ba? Makapangyarihan Diyos. Kanina tumutukoy yun. Hindi ba yung tumutukoy yun sa batang ipinanganak na si Jesus? Sa Isaiah 9:6 sa King James, pag NIV, yung bata. Baba, pag binasa niyo sa NIV, sa Good News, yung bata, sasabihin, no? Pag binasa niyo sa King James, yung pangalan ng bata, His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay? Ngayon, doon tayo sa una, yung God with us. Yung pinaliwanag ko kanya, God in three dimension. The same God, from old to new, nung nag-manifest siya new, hindi siya nag-iisa, nag-iisa worshipper. Ang worshipper, hindi yung malayo lang na, yung worshipper maging become one sa kanya. So, yung God in further dimensions is hindi lang lang siya nag-iisa tas hiwalay sa kanya. Naging isa sa kanya. Yan yung hiwaga. Pero still same God. Hindi yung God. Hindi God yung another God yun. Kundi anak niya yun na binigyan niya ng nature niya. Nakikita ng ibang tao. Unti-unti yan hanggang sa buong mundo ma-cover up ng glory of the Lord. Nauna sa anak niya. Ang gusto kong tanong, may clarification. So, para malinaw, so, ito yung baby doon sa manger. Di ba dito nagkanap sabi ni Manuel? Tapos ito naman yung water baptism. So, meron siyang parang dalawang. So, saan ba nagkanap ni Manuel? Yung God with us, doon ba sa kapanganakan o yung God with us nagkanap doon sa water baptism? Yun ang gusto kong sabihin. Yung pinote yung sa Matthew, for future tension, His name shall be called Emmanuel, which means God with us. So, God above us, God through us, and God in us, di ba? Yung through us, yan yung part ng tayo na with us. Bigyan ko ka ng verse sa yung Holy Ghost, bago tumating Holy Ghost, John 14:17. Sa John 14:16, He will send you another comforter. John 14:17, He is dwelling with you and shall be in you. Yung with you, magaganap, naganap yun nung physically, ka-fellowship ni Kristo yung mga disipulo. And shall be in you yung Holy Ghost later. So, let's talk about Emmanuel. I believe in all three may Emmanuel, pero mas palalim ng palalim yun. Yung Emmanuel doon is the word was made flesh. Spoken word, no? Baby. May presensya rin ng Diyos doon. Pero iba na yung presensya nung nandun na sa katawan at nagbiministry. Nakakausap. E bago nila nakausap, kaya live like a man. Hindi, parang hindi mo mapapansin. Hindi talong katoliko na parang kaya nag-Diyos-Diyos sa bata. Diba? Hindi talong Emmanuel. Ang Emmanuel, safe throughout, lumalalim lang yung dimensional areas. Ang lumalalim dimensional areas, I'll give example. When the Holy Ghost overshadowed Mary, you also feel the presence of God. Like Elizabeth felt the presence in John the Baptist. Pero mas malalim, when God indwelled him and nag-start ng ministry, sabi sa Bible, nahawakan. Tapos, mas malalim pa, sa resurrection, nakakahalugi pa lang pa rin eh. Iba yun. Huwag mo muna ako hawakan kasi di ko umakyat. Pero pwede na hawakan nung pagkatapos ng ilang segundo. So, after resurrection, yung pinapakita yung unti-unting Emmanuel na God with us. Kasi mula sa labas ng physical na presensya, pumapasok sa'yo. After Pentecost,
the Spirit that was given to Christ will be poured out to the believers. Acts 2:33. So every believer will experience what he experienced. Pero nung nasa papa siya, the Holy Ghost was not yet given, pero naranasan ng presensya, outdwelling lang yun. Because Christ was not yet glorified. But after he was glorified, it can dwell, become one with us na. Yan yung difference. Pero lahat yan, Emmanuel. God with us. Pero lumalalim yung pagiging God with us. Amen. So, kapatid, sa paliwanag ng kapatid na Francis, akala ko nadali niya yung narinig niya kanina yung dimensional areas o naiintindihan niya. Dimensional areas, a simple word, para lumalabas, palalalinin pa yung dimensional area. Simple lang. Pag sinabi yung dimension, ay iba-ibang dako na pinag-uusapan. Iba yung usapin ng dimension ng three major dimensions, celestial at terrestrial. Pagdating dito sa terrestrial, sa dimension ng terrestrial, ang pinag-uusapan lang natin dito, dispensational. Ang tinatanong ba nila, ang gusto ko lang malaman, tinatanong yung Diyos ng dispensation, kasi dispensation kasi, Father, Son, Holy Spirit, dispensational ang tawag niya. Nung tumating ang dispensasyon ng Ama, ibig sabihin, may simula ng Ama, meron hangganan din ng Ama. Nung pasimula ang anak, may hangganan ng anak. May simula yung Espiritu Santo, may hangganan din. Dispensational yan sa dimension ng celestial. Pero kung katito sa taas, parang nag-ahalo-halo sa paliwanag na parang for him, by him, parang lumaliwanag na yung hula, ginagawa mula rito, parang mang nalilito tayo mong diretsyo ihin kong dalawa o no. Yung akin lang, kapatid, dapat makita mo na meron lang isang gumalaw, Holy Eternal One, na bumaba sa iba't ibang dimension, at sa ating dispensation, nagpakilala sa iba't ibang dimension. Meron lang tayo isang Diyos. Kaso sa paliwanag mo, para may kakambal siya eh. Bakit eh? Yung binanggit mo, yan din ang binanggit ko eh. Kung naintindihan nila. Yung Father, Son, Holy Ghost. Okay? Same God, through and through. So yung by Him, ibang tanong yun eh. Hindi yan related dito. Siyempre, yung sinasagot ko ito, itong dimensional, dispensational din ito. Sabi, binanggit ko before baptism, River Jordan. Binanggit ko during His ministry. Binanggit ko after the coming of the Holy Ghost. O nandiyan din yung Father sa Holy Ghost. Let me differentiate these terminologies mga Trinitarian na kasi nag-teamwork, salit-salitan yan sa Trinity. I believe it's the same God the Father in all these three. God as the Father, God in the Son, and God by the Holy Ghost. So, hindi nawawala yung Father doon. The same God. No? Ang siguro na misunderstood dahil bakit may sasabi ko pa may consciousness yung Son. Kasi, yan yung magiging iba sa one extreme oneness. Sa extreme oneness, walang sariling consciousness ang Son. Okay? So, another topic niyan, can we prove na yung Son may sariling consciousness, na yung sariling spirit, may sariling soul? Can we prove na yung Holy Ghost, nandun pa yung spirit ng Son na nagbibigay, nananalangin para sa believer, nag-intercede? Another topic niyan. Pero, this three dimension, this three dispensation, no, na binabanggit ko ring dimension, na palalim ng palalim yung ugnayan sa atin, is the same. I carry the same term, pero I just give it a deeper explanation dun sa consciousness. It does not against, pag may sariling consciousness na, hindi yan against the same God through and through. Kasi hindi yung Ama ang anak. Okay? Hindi yung Ama ang anak. Yung mga extreme oneness, abot na nila yan eh. Kaya sabi nila yung anak yung laman. Di ba? Kasi alam nila, yung hindi yung Ama yung anak. So, hindi yung nagutom yung Diyos o Ama, ganyan. Kaya nila isi-distinguish yan. So, yun lang. Hallelujah. Amen. So, wala na po tayo.